gitna nito, nakuha na nila ng mga giveaway gold coins. Ngayon, itong mga hunters natin ngayon, yan, gawin nyo makikita, hinuhukay nila ang puno. Dahil na-detect daw nila ito, tuloy according sa kanilang mga team. Na-detect nila at ang puno ay meron pang naiwang small deposit, mga kasamang hunters. At pinaniniwalaan na nandyan sa ilalim ng puno. Ayan, kung inyo makikita, nandyan sila ngayon. Yan ang mga hunters natin. Actually, ang kailang treasure site ay dito sa gitna ng cliff. Actually, grabe yung slide. Napakatarik, kung inyo makikita, napakatarik, mga kasamang hunters. Dito sa gitna ng bundok. Dito sa gitna ng mga kawayan na pawa. Grabe, dito na sila nagukay, mga kasamang hunters. At ngayon ay pupuntahan natin. Yun ang kailang treasure site. Pupuntahan natin, mga kasamang hunters. At titingnan natin kung ano yung development na ginagawa nila dun sa area na yan. Ngayon ay akyatin natin. Akyat tayo, mga kasamang hunters. Grabe. Napakatarik ng site na ito. At ngayon ay magtatanggal tayo ng chinelas dahil sobrang putik at sobrang dulas, mga kasamang hunters. Grabe, sobrang tarik. At dito sila nag-operate sa gitna ng gubat, mga kasamang hunters. Ito yung kanilang treasure site. Ang ginagawa nila ngayon, mga kasamang hunters, ay hinuhukay nila itong puno na ito. Actually, yung puno ay century tree. Kung inyo makikita, ay puno na ito ay nara. Napakalaking puno. Actually, ang sabi nila dito, mga kasamang hunters, ang puno daw na ito ay yung gitna nito, nakuha na nila ng mga giveaway gold coins. Ngayon, itong mga hunters natin ngayon, yan, gawin nyo makikita, hinuhukay nila ang puno dahil na-detect daw nila ito, tuloy according sa kanilang mga team. Na-detect nila at ang puno ay meron pang naiwang small deposit, mga kasamang hunters. At pinaniniwalaan na nandyan sa ilalim ng puno. At kung inyong makikita, mga kasamang hunters, tambak. Kita po, napakalambot. Pero dito sa gitna ito ng kawayanan. At napakatarik ng kanilang treasure site. Kung inyong makikita. Babang-baba talaga, mga kasamang hunters. At yan ay sinusubukan nilang hukayin ang ilalim ng puno. Ang kanilang target ay hukayin ang pinakaugat, pinakailalim. At ang target nila ay nasa 9 feet. Kung inyo makikita, mga kasamang hunters, 9 feet yan ang plano nila. Actually, nung nakaraan ay hinukay na nila yung area na yan. Tinibag nila, hinukay nila ang puno. At tumigil dahil sa paglakas ng ulan. At ngayon ay diretso na naman ang kanilang treasure operation dito sa puno ng napakalaking century tree. Nara ito, mga kasamang hunters. Actually daw itong nakuha na nga ng giveaway. Nung dinitik nila ay wala dito sa ilalim ng sa gitna ng puno, nasa ilalim. Ayan, nakikita niyo yung ugat, mga kasamang hunters. Pababa pa dun sa ilalim. Ayan, kita niyo po, mga kasamang hunters, may mga ahas pa dito sa area. Ibig sabihin, kung mayroong mga ahas dito na maliliit, sigurado nandito yung nanay niyan. Itlugan yata ng kubra itong hinuhukay natin, mga kasamang hunters. Ayan o. Ayan na. Ayan, 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 ayan. Nakahabol. Ayan, kung inyong makikita, mga kasamang hunters. Grabe. Ayan ang itsura ng century tree, mga kasamang hunters. At pinuto lang ito dahil nahanap mga nila dito ang giveaway, mga kasamang hunters. At yan. Grabe. Napakalalim na hukay ng mga kasama nating hunters. At maganda ang kanilang sign na nakukuha dito, mga kasamang hunters. Panalo. At hindi mahirap. Sakto, tambak. At lupa. Hindi siya bato, mga kasamang hunters. Sobrang laki. Kung inyong makikita, mga kasamang hunters. At target nila dito ay mahanap ang naiwan na giveaway sa ilalim ng puno ng century tree. Ayan, yun yung makikita, mga kasamang hunters. Panalo. Ang ganda ng lupa. Tambak, mga kasamang hunters. Yan ang mga palatandaan na ang area ay
hinukay at binalik lang ang lupa ng panahon ng pagbabaon ng mga treasure. Ayan. Kasi kapag natural yan mga kasamang hunters, yung hindi man lang nagalaw, meaning hindi ganyan ang formation ng lupa. Pero kung inyong makikita mga kasamang hunters, oh, tinambakan ng buhangin. At ito ay magandang sinyalis na meron niyang small deposit sa ilalim ng puno. Actually, ang mga small deposit mga kasamang hunters, nilalagay talaga yan sa gitna ng puno, which is yun nga na na-hits ng mga kasamang hunters dyan nung ito ay malaki pa. At sa ilalim ng puno, karaniwan yan, nilalagay talaga dito sa pinakaugat. Yan yung hinuhukay na yung mga kasamang hunters, yan ang pinaka main root. At kung inyong makikita, sobrang ganda ng formation ng lupa. Buhangin na buhangin, buhaghag mga kasamang hunters. Panalo. Itong century mga kasamang hunters, kita niyo kulay pula. Ito ay magandang gawing furniture at gawing mga woodcraft at design sa bahay. At ito rin ang nagiging markings at treasure site ng mga hunters noon, ng mga Japanese, para dito ilagay ang mga kayamanan, mga small deposit. Ayan. Ito yung kanilang treasure site mga kasamang hunters. At nandito tayo para puntahan at tingnan. At sa tingin ko naman, i-positive. Dahil ito ay historically may nakuha na dito. At the same time, na-detect na rin nila ito. Meron silang mga detector. At ang quality yung area, napakaganda mga kasamang hunters. Positive, 100%. Ayan, kung inyong makikita mga kasamang hunters, unti-unti na silang nakakalalim sa kanilang treasure site. Actually, ang target lang nila dito mga kasamang hunters ay 7 to 9 feet o lampas tao. Dahil ayon doon sa kanilang detector ay halos lampas tao lang mga kasamang hunters. 7 feet, 9 feet, ganun. At kung inyong makikita mga kasamang hunters ay sige, bakbak sila dito sa kanilang treasure site. Grabe. Actually, ang mga markings na nakuha nila dito, bote. May nakuha din sila mga bala dito mga kasamang hunters. Meron ding mga helmet na bulok na di na mapakinabangan. Diyan mismo nakuha sila alim ng puno na ito na century tree. At ang pinaka the best na markings ay ang tambak ng buhangin dito sa ilalim ng puno. Kasi kung inyong makikita mga kasamang hunters, ibang texture ng lupa dito sa gilid, iba naman ang texture ng lupa dun sa may puno ng century tree. At itong century tree ay patay na at ang puno na lang ang natira. Pero ano pa, okay pa yung puno, napakatibay pa.